Magandang umaga po sa ating lahat. Kamusta po tayo ngayong umaga sa ating kani-kanilang mga bahay? So ngayon pong linggo, kung mapapansin po natin, ito po ang ika-anim na linggo mula nung nagkaroon tayo ng community quarantine dahil nga po sa COVID-19 virus. So I hope na kahit matagal-tagal pa po itong quarantine sa ating kanya-kanyang mga lugar, ay sana po ay nasa mabuti po tayong kalagayang lahat at nagagawa pa rin natin yung mga dapat natin gawin bilang isang worker, bilang isang professional, at syempre bilang isang lingkod ng Diyos. Ngayong umaga, bago po tayo magsimula ng ating panambahan, inaanyayahan ko po ang lahat na tayo po ay magdasal, ipikit po natin ang ating mga mata, at iyuko natin ang ating mga ulo, at tayong po tayong manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na binigay niyo sa amin. Salamat dahil ikaw pa rin ang Diyos na kilala namin, na Diyos na dakila at Diyos na mapagmahal sa aming inyong mga nilikha. Panginoon, salamat sa bagong umaga na binigay niyo sa amin. Salamat dahil kahit meron pa rin pong COVID-19 virus na kumakalat dito sa aming bansa, dito sa aming lugar, nagpapasalamat kami dahil patuloy nyo kaming pinoprotektahan, patuloy nyo kaming inilalayo sa kapahamakan na dulot ng COVID-19 virus. Lord, ngayong umaga, gusto ka naming pasalamatan dahil ikaw ang Diyos na dakila, ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ngayong umaga ay nais naming bigyan ka ng papuri sa lahat ng mga ginawa mo sa buhay namin. Lord, Panginoon, ngayong umaga, ihanda mo ang aming mga puso, ihanda mo ang aming sarili sa pagbibigay ng papuri sa iyo, sa pagbibigay ng awit sa iyo, Panginoon. At ipakita mo sa bawat isa kung gaano ka kadakila at gaano ka kalaki dito sa problema na kinakaharap ng bawat isa ngayong season na to. Panginoon, ipakita mo sa bawat isa na tanging ikaw lamang ang matatakbuhan namin, tanging ikaw lamang ang mahihinga namin ng tulong mula ng iba. Lord, maraming salamat din po sa mga kapatiran namin na tumutulong sa mga mas nangangailangan, Panginoon. Ilayo niyo po kami sa kapahamakan at patuloy niyo pong bigyan ng kalakasan ang pangatawan namin, Lord. Lord, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan or sa mga hindi magandang bagay na nagagawa namin. Alam namin, Lord, na hindi kami worthy sa mga blessings mo, sa mga graces mo. But Lord, dahil sa iyo, binigay mo ang iyong bugtong na anak para pagbayaran lahat ng aming mga kasalanan. At maraming salamat po, Panginoon. Lord, ngayong umaga, tulungan mo kami na i-focus lamang ang aming isip, ang aming puso sa iyo, wala nang iba. At ipakita mo sa bawat isa sa amin ang iyong kadakilaan. Muli, samahan niyo kami ngayong umaga. Tinataas namin ang pangalan mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago po tayo umawit, babasahin ko lamang po ang 1 Chronicles chapter 16 verses 23 to 25 sa Tagalog. Sabi po, kayo'y magsiawit sa Panginoon buong lupa. Ihayag ninyo ang kanyang pagliligtas sa araw-araw. Ipahayag ninyo ang kanyang kaluwalhatian sa gitna ng mga bansa, ang kanyang mga kamanghamanghang gawa sa gitna ng lahat ng mga bayan. Sapagkat dakila ang Panginoon at marapat na purihing mainam, siya rin na may marapat na katakutan ng higit sa lahat ng Diyos. Tayo pong umawit at bigyan ng papuri ang ating Diyos ngayong umaga. Awitin po natin ang awiting ito.
kasama ka. Hindi ay mag-aalala. Natin ng Panginoon. Ngayon po ay muli nating ipikit ang ating mga mata at iyoko ang ating ulo para sa isa pong panalangin. Isang mapagpalang umaga sa inyo, mga kapatid. Bago po tayo manalangin, nais ko munang basahin sa inyo ang dalawang verse sa Hof 12:10. Ang Diyos ang nagpapagalaw sa lahat ng bagay. Ang buhay ng bawat isa ay nasa kanyang mga kamay. At sa mga panaghoy 3:22-23. Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo yung walang kapantay. Ito'y laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Tayo manalangin, mga kapatid. Damhin natin ang presensya ng Diyos. O aming Ama Diyos, namin na makapangyarihan sa lahat. Muli, nagpapasalamat kami at nagpupuri kami sa iyo sa lahat ng kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Kinikilala namin, Ama, na ikaw ang tunay na makapangyarihan. Ikaw ang may akda ng lahat ng mga bagay. Ikaw ay walang katulad. At iyong pag-ibig mo sa amin, Ama, ay hindi nagmamaliw. Ang katapatan mo ay hindi nagmamaliw. Ang kahabagan mo'y ay walang kapantay. Kaya, O Diyos, kami patuloy na nagpapasalamat sa iyo. Kami patuloy na sumasamba sa iyo, Panginoon, sa panahong ito. Patawarin mo kami nawa, Ama, sa aming mga pagkakasala sa iyo. Patuloy pong linisin ang aming mga puso at ang aming mga isipan. O Diyos, kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Kung meron man po kaming nasabi, naisip, nagawa, na hindi kaaya-aya sa iyong harapan, nawa'y patawarin mo kami, O Diyos. Tulungan mo kami, O Diyos, na patuloy na manalig sa iyo. Sa umagang ito, Ama, nais ka namin pasalamatan sa lahat mga bagay na patuloy pong ginagawa sa aming buhay. Maraming salamat sa iyo, Ama, sa iyong patuloy na pag-iingat mo sa bawat isa sa amin, sa iyong patuloy na pag-provide mo sa pangangailangan ng bawat isa, sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng kalakasan, sa iyong patuloy na pagsagot mo sa aming mga panalangin. Tunay, Ama, na ikaw ay mabuti sa amin at iyong pag-ibig ay hindi nagmamaliw. Maraming salamat sa iyo, Ama. Maraming salamat sa iyo, Ama, sa mga bagay na nangyayari ngayon. Alam namin na ikaw ang may akda ng mga bagay na ito simula noon. Ikaw ang Diyos, Ama, na noon, ngayon, at magpakailanman. Walang nagbago sa iyo, aming Ama. At sa gabing ito, Ama, sa umagang ito din, Ama, nagpapasalamat kami sa iyo sa patuloy na pagtulong mo sa aming bansa para labanan ang problema ngayon na COVID-19 pandemic. Salamat, Ama, sa pagkilos ng aming gobyerno, paano pong tugunan ang pangailangan ng aming mga kababayan. Salamat, Ama, sa mga frontliners, sa mga healthcare workers at sa lahat ng mga volunteers na patuloy na binibigay ang kanilang mga oras upang tumulong, Panginoon, sa pagsupo sa mga problema namin at upang tulungan ang aming mga kababayan. Tunay, Ama, na ikaw ay mabuti. Salamat, O Diyos, sa pagtugon mo sa pangangailangan ng bawat isa sa amin.
Salamat din, Ama, sa oras na binigay mo sa amin na kung saan kami ay nag-stay home lamang, Panginoon, at tulungan mo po kami, Ama, na ma-spend ang oras na ito ng may kabuluhan, ng tama, Panginoon. Tulungan mo po kami, Ama, na masagawa ang mga bagay na nais mong gawin namin, Panginoon, habang kami ay naka-lockdown, Panginoon. At sa umagang ito, Ama, nais namin idulog sa iyo ang aming mga suliranin. Dalayan namin, O Diyos, na naway i-stop mo po ayon sa iyong kalooban ang paglaganap ng o pagpapatuloy ng paglaganap ng COVID-19 virus na ito. Alam namin, Panginoon, na ikaw ang may kayang mag-control sa virus na ito, Panginoon. Pinagkakatiwala namin sa iyo, Ama, ang problemang ito. Dalayin din namin, O Diyos, sa naway, pagalingin mo na rin po. Iabot mo po ang iyong makapangyarihang kamay sa mga tao na naapektuhan ng COVID-19 virus, Panginoon. Naway, iabot mo po, Ama, ang iyong makapangyarihang kamay sa kanila at iyo mo po silang pagalingin, O Diyos. Dinadalain din namin, Ama, ang lahat ng mga kababayan namin na namatayan. Patuloy po silang i-comfort, patuloy po silang bigyan ng kaalyuan, at patuloy po silang i-sustain, at patuloy mo rin po silang tulungan sa kanilang problema, O Diyos. Dinadalain namin, Ama, na ikaw ang patuloy na mag-ingat sa aming mga healthcare workers, sa aming mga frontliners, sa aming mga volunteers, Panginoon. Ingatan mo po ang bawat isa sa kanila at tulungan po sila sa mga trabaho na kanilang ginagawa. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po namin idinudulog sa iyo ang aming gobyerno. Tulungan mo po, Panginoon, ang mga local government units namin, ang lahat ng mga government officials namin na patuloy na naglilingkod, Panginoon. Tulungan po sila, Ama, sa mga trabaho nila. Ingatan mo rin po sila, Ama, at gabayan mo po sila sa bawat desisyon na ginagawa nila. At tulungan mo po, Ama, ang local government units namin at ang lahat ng mga tao na naka-assign na i-distribute ang financial assistance para sa aming mga kababayan. Nawa makarating po ang mga financial assistance na ito sa mga tao na totoong nangangailangan, Panginoon. Dalangin din namin, O Diyos, na naway tulungan mo po ang buong mundo, ang aming bansa, lalo na makarecover sa economy, Panginoon. Tulungan mo po ang aming gobyerno, Panginoon, na matugunan ang pangangailangan ng aming bansa concerning COVID-19 pandemic, Panginoon. I-bless mo po ang aming bansa, ingatan mo po ito, at ikaw ang patuloy na manguna sa aming presidente, Panginoon. O aming Diyos, dalangin din namin na ikaw ang patuloy na gumawa ng paraan. Ikaw ang gumabay, Panginoon, gabayan po, Ama, ang mga eksperto sa medisina na makapag-develop sila, Ama, ng nararapat na vaccine para sa panggamot sa mga tao na may COVID-19, Panginoon. Tulungan mo po, Ama, ang mga tao na patuloy na nag-aaral upang matugunan, Panginoon, ang pangailangan namin sa vaccine na ito. O aming Ama, Diyos, na makapangyarihan sa lahat, dalayan din namin na patuloy po ingatan ang bawat isa sa amin, patuloy po kami bigyan ng malakas na pangangatawan, palakas na asistensya sa aming pangangatawan. At tulungan mo po kami, Panginoon, na madisiplin ang aming mga sarili upang kami ay maging healthy araw-araw, Panginoon. Patuloy po i-provide ang pangailangan ng bawat isa sa amin at tulungan mo po kami na patuloy manalig sa iyo. Patuloy na magtiwala sa iyo, Ama. Patuloy mo po kami gabayan sa araw-araw na aming ginagawa. At nawa, Ama, sa panahong binigay mo sa amin, naway magamit namin ang panahong ito
na magawa namin ang nais mong matapos namin, Panginoon, ang nais na magawa namin, nais mong gawin namin, Panginoon. Patuloy mo po kaming tutulungan sa trabaho namin araw-araw, at tulungan mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin na patuloy na maibahagi ang iyong mga salita sa iba na hindi pa nakakilala sa iyo. Gamitin mo po kami, O Diyos, na ma-express namin ang pag-ibig mo sa iba. Paano mo po kaming inibig, Panginoon. O aming Diyos, tulungan mo po ang aming iglesia na patuloy na gawin ang mandato mo, na patuloy na bahagi ang iyong mabuting balita sa iba na hindi pa nakakilala sa iyo. Muli, Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo. Ito ang aming mapanalangin sa tanging pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at Panginoon. Amen. Magandang umaga sa inyong ulit, mga kapatid. Isaiah chapter 41, verses 8 to 10. But you, Israel, my servant Jacob, whom I have chosen, you descendants of Abraham, my friend, I took you from the ends of the earth, from its farthest corners I called you. I said, you are my servant. I have chosen you and have not rejected you. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. So ngayon pong nararanasan natin ng COVID-19, to be honest po, first time kong maka-experience ng ganitong setup. Hindi lang sa community, hindi lang sa isang city, pero yung setup po kasi natin ngayon is bago sa akin na naka-lockdown po tayo. Marami po akong nakakausap ng mga mas matatanda sa akin. At ang sinasabi nila, yung setup po natin ngayon ay yung setup nung panahon ng gera. Bagamat wala pong barilan, wala pong putukan na nagaganap, yung gera pong ito ay kakaiba. Dahil more on health po yung issues, at mas tingin ko po mas nakatakot po siya at mas nakaka-alarm. Dahil hindi po natin alam, kahit healthy na tao, kayang maapektuhan itong COVID-19 virus, hindi po ba? So dahil po sa ganitong setup natin ngayon, marami po sa atin, hindi ko ikinakailan na talagang natatakot po. Natatakot sa safety ng kanilang sarili, natatakot sa safety ng kanilang family, natatakot sa kanilang mga kinabukasan dahil patagal ng patagal po yung community quarantine. And marami po sa atin, wala na pong makain dahil yung source of income po nila ay based dun sa oras na kanilang tinatrabaho sa kada isang araw. And naisip ko po na mas malaki si God sa problema natin ito. And kahit alam natin na talagang maapektuhan yung buhay natin dahil sa virus na to, isipin lang natin na si God mas malaki siya sa virus na to at mas makapangyarihan siya sa lahat ng gera or kahit ano pang unos na dumaan muli dito sa ating bansa, dito sa ating mundo. And yung song na kakantahin natin ay hopefully ma-remind tayo na we are always safe kay God. We are always safe sa arms niya. And sabi nga dun sa lyrics ng kanta, I found my fortress in you and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. We are forever safe. So alalahanin po natin yung mensahe ng kanta. So habang inaawit po natin yung kantang ito, ay awitin po natin ito ng may pag-aalala sa kung gaano kalaki si God sa atin. See you.
Palakpakan ang Panginoon at patuloy po natin siyang awitan. Sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Anim na linggo na po mula nang ipinagutos ng Pangulong Duterte ang community quarantine. Kumusta na po ba tayo? May nahihirapan na po ba sa atin sa patuloy na pagsunod sa mga alituntunin ng ECQ? May recommendations po na i-extend pa ang ECQ. Makasusunod pa po kaya ang mga Pilipino? Sa mga utos po ng Diyos sa atin, meron po bang mga nahihirapan tayong sundin? O kaya po eh, naiisip nating mga utos na imposibleng sundin? Sa Old Testament times, noong panahon na pamumuno ni Joshua, may sitwasyon na maaaring naging mahirap
para sa Israelites na sumunod sa utos ng Diyos. Ang halimbawang ito na titingnan natin ngayon ay noong harapin ng Israelites ang mga taga Jericho. Ang ating pong teksto para po sa linggong ito ay magmumula sa Joshua 6 verses 1 to 20. At ang pamagat po ay The Fall of the Walls of Jericho, Lessons on Obedience. May dalawang punto po na titingnan natin dito, ang paghahandang ginawa ng Diyos at ang uri ng pagsunod ng Israelites. Nalangin po tayo. Panginoon, samahan niyo po kami sa pagtingin sa salita mo at pahintulutan mo nga na makita namin ang wisdom mo sa lahat ng bagay, yung kapamahalaan mo, Panginoon, upang kami din ay maging katulad ng Israelites sa kwentong ito sa pagsunod sa iyo. Be with us, Lord. In Jesus' name. Amen. Inaanyayahan ko po kayong kunin ang inyong mga Biblia. Hawakan po ito at sumubay po sa pagtingin sa mga talata sa Joshua 6. Dito po sa Joshua 6, mga ilang araw pa lamang mula nang makatawid ang Israelites sa Jordan River. Ang Jericho, ang unang bayan na kanilang haharapin sa lupang pangako. At kailangan nilang lupigin ng mga taga Jericho upang maumpisahan nila ang pagsakop sa lupang ipinangako ng Diyos sa kanila. Ngunit yung pong tumumbad sa mga Israelites ay isang syudad na napapaligiran ng dobleng pader na kapwa mataas at makapal. Ang Crocus na ito ay naglalarawan ng hubog ng Jericho sa panahon nila Joshua. Ito ay ayon sa excavations ng mga German archaeologists. Ang Jericho ay nakatayo sa mataas na lupa. May retaining wall ang paligid na mula 4 hanggang 5 metro ang taas. Sa itaas ng retaining wall na ito ay nakapatong ang outer wall na 2 metro naman ang kapal at mula 6 hanggang 8 metro ang taas. Ang inner wall ay halos kapareho nitong outer wall. May mga bahay sa pagitan ng outer at inner wall at may mga bahay na nakadikit sa inner side ng outer wall. At tingnan po natin ang mga pangyayari. Buksan po ninyo sa Joshua 6, tingnan po natin ang verse 1. Mababasa po natin dito, isinara ang mga pintuan ng Jericho upang huwag makapasok ang mga Israelites. Ipinagbawal na lumabas o pumasok ang sinuman. Well, nag-lockdown po ang Jericho dahil alam nilang paparating na ang mga Israelites. Sa Joshua 2, nang hindi pa nakatatawid ng ilog Jordan ang Israelites, nagpadala po ng 2 espiya si Joshua sa Jericho. Nalaman ng hari ng Jericho ang kanilang pagdating at nalaman din niya kung saan sila nagtago. Pero hindi nakita ang mga espiya dahil tinulungan sila ng isang babaeng taga Jericho, si Rahab. Nabalitaan din ng mga taga Jericho ang pagtawid sa ilog Jordan ng Israelites, kaya nag-lockdown ang Jericho. Paano magagapi ng Israelites ang bayan ng Jericho kung hindi naman nila mapapasok ang double-walled city? May kakayanan ng mga taga Jericho na mag-lockdown ng mahabang panahon. Sagana sila sa pagkain dahil katatapos pa lamang ng anihan ng tumawid ang Israelites sa Jordan River. At meron din pong bukal sa loob mismo ng walled city. At ito nga ay isang tourist spot sa ngayon doon sa Jericho. Nagkaroon ng panahon ng mga taga Jericho na pagandaan ang kanilang lockdown. Nang
Nakatawid ang Israelites sa Jordan River, may pagitan na mahigit 5 araw pa bago sila nagtungo sa Jericho. Ang Israelites ay may hirapan kung sila ay magtatagal na nakakampo habang naghihintay na mapasok ang Jericho. Pero sa verse 2 ng Joshua 6, tingnan po ninyo, sinabi ni Yahweh kay Joshua, "Pakinggan mo ito. Ibinigay ko na sa iyong mga kamay ang Jericho upang sakupin ito at gapiin ang kanyang hari at magigiting na kawal." Well, dito po, binigyan ng kasiguruhan ng Diyos na mapapasok at magagapi ng Israelites ang mga taga Jericho. Sa verses 3 to 5, nagbigay po ng instructions ang Diyos kung ano ang mga dapat na gawin ng Israelites upang masakop at magapi ang mga taga Jericho. Tingnan po natin, verse 3, "Ikaw at ang iyong mga kawal ay liligid sa palibot ng Jericho minsan isang araw sa loob ng 6 na araw. Pauunahin mo sa kaban ng tipan ang 7 paring may dalang mga trumpeta na yari sa sungay. Sa 7th araw, 7 beses kayong liligid sa lungsod at hihipan ng mga pari ang dala nilang trumpeta." Verse 5, "Pagkarinig ninyo ng isang malakas at mahabang tunog ng tambuli, lahat kayo'y ubod lakas na sisigaw. Sa sandiling iyon, babagsak ang mga pader ng lungsod at walang sagabal na makakapasok doon ang lahat." O kung ikaw si Joshua o ikaw ay isang kawal, may isip mo bang napapabagsak ang mga pader ng Jericho ayon sa pinapagawa ng Diyos? Kung ako si Joshua, malamang iisipin kong walang paroroonan ang paglilibot sa Jericho. Iisipin ko rin baka lang batuhin, sibatin o panain kami ng mga nasa loob ng Jericho habang lumilibot. Pero ang nangyari, sinunod ng Israelites ang mga utos ng Diyos at sila ay nagtagumpay. May 2 elemento po sa tagumpay ng Israelites laban sa Jericho. Una, may ginawang paghahanda ang Diyos. At ang ikalawa, sinunod ng Israelites ang mga inutos sa kanila ng Diyos. Ano po ba ang ginawang paghahanda ng Diyos? Pauna, inihanda niya yung mga Israelites. Pangalawa, inihanda niya ang mga taga Jericho. Para maihanda ang Israelites sa pag-arap sa mga taga Jericho, pinakilala at pinaranas ng Diyos ang kanyang sarili sa kanila. Sa aklat po ng Deuteronomy, bago mamatay si Moses at bago tumawid ang Israelites sa ilog Jordan, ipinaalala ni Moses sa mga Israelites ang lahat ng ginawa ng Diyos para sa kanila. Tingnan po natin ang isang bahagi ng monologue ni Moses sa Deuteronomy 29. Verse 2, "Tinipon ni Moises ang mga Israelita at sinabi, 'Hindi kaila sa inyo ang ginawa ni Yahweh kay Faraon, sa kanyang mga tauhan at sa buong Ehipto. Nakita ninyo ang kapangyarihan ni Yahweh at ang mga tanda at kababalaghang ginawa niya. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa niya hinahayaang maunawaan ninyo ang inyong mga naranasan.'" Verse 5, "40 taon akong nanguna sa inyo sa ilang. Hindi kailanman nasira ang inyong kasuotan, ninapudpud ang inyong sandalyas." Verse 6, "Wala kayong pagkain o inumin, ngunit binigyan kayo ni Yahweh upang malaman ninyong siya ang ating Diyos." Para maihanda ang Israelites sa pag-arap sa mga taga Jericho, binigyan din ng Diyos ng lakas ng loob ang mga Israelites. Yan pong yung dalawang espiya na pinadala ni Joshua sa Jericho, nang sila ay nakabalik na ay nag-ulat kay Joshua. Ito po ay nasa Joshua 2, 23 at 24. Ito po ang sabi, "Bumaba naman mula sa kaburulan ng mga espiya.
tumawid ng ilog at nagbalik kay Joshua. Iniulat nila kay Joshua ang buong pangyayari. Ibinigay na sa atin ni Yahweh ang lupaing iyon, ang sabi nila. Mabanggit lamang ang pangalan natin, nangangatog na sa takot ang mga taga-roon. Makikita din po natin sa susunod nating babasahing verses na binigyan din ng Diyos ng confidence ang mga Israelites sa kanilang tagapamuno na si Joshua. Sa Joshua 3, bago tumawid ang Israelites sa Jordan River, verse 7 ng Joshua 3, sinabi ni Yahweh kay Joshua, "Sa araw na ito'y gagawin kitang dakila sa paningin ng buong Israel. Sa gagawin ko'y mababatid nilang pinapatnubayan kita tulad ng ginawa ko kay Moises." Sa mga talatang ito ay mabubuo din po natin sa paghahanda ng Diyos, pinagtibay niya ang pamumuno ni Joshua. Ang pagharap ng Israelites sa mga taga Jericho, ang unang pakikipaglaban ng Israelites na wala si Moses. Kaya marahil ipinaalala ng Diyos kay Joshua na kasama niya ang Diyos sa pagharap sa mga taga Jericho. Sa Joshua 5 verses 13 to 15, nang makita ni Joshua ang Jericho, ay nangusap ang Diyos sa kanya. Verse 13, "Minsay napadako si Joshua malapit sa Jericho, nang biglang nagpakita sa kanya ang isang lalaking may hawak na tabak. Nilapitan ito ni Joshua at tinanong, 'Ikaw ba'y isang kakampi o isang kaaway?' 'Hindi,' sagot ng lalaki. 'Ako'y naparito bilang pinuno ng hukbo ni Yahweh.' Nagpatira pa si Joshua at sumamba. Sinabi niya, 'Ano po ang ipinag-uutos ni Yahweh sa kanyang alipin?'" Verse 15, sumagot ang pinuno ng hukbo ni Yahweh, "Alisin mo ang iyong mga sandalyas sapagkat lupang banal ang iyong tinutungtungan." At ginawa nga ni Joshua ang iniutos sa kanya. Sa paghahanda ng Diyos sa Israelites, nakita natin na inihanda niya ang mga tao. At pangalawa, inihanda din niya ang kanilang tagapamuno. Anong paghahandang ginawa ng Diyos sa mga taga-Jericho? Ang paghahanda ng Diyos sa mga taga-Jericho, mula sa hari at sa mga tao, ay bigyan sila ng takot at pahinain ang kanilang loob. Makikita natin ito sa Joshua 5, verse 1. "Nabalitaan ng mga haring Amoreyo na nasa kanluran ng Jordan at ng mga haring Kananeyo na nasa baybayin ng dagat Mediterraneo na pinatuyo ni Yahweh ang ilog Jordan nang tumawid ang bayang Israel. Dahil dito ay natakot silang lahat at nasiraan sila ng loob sa pagdating ng mga Israelita." Pag ganito din ang sinabi ni Rahab, ang babaeng kumupkop sa dalawang espiya sa Jericho sa verses 9 to 11 ng Joshua 2. Verse 9, "Alam kong binigay na sa inyo ni Yahweh ang lupaing ito, at ang mga taga rito ay takot na takot sa inyo. Nabalitaan namin kung paanong pinatuyo ni Yahweh ang dagat na pula nang kayo'y tumawid galing sa Ehipto. Nalaman din namin na pinatay ninyo sina Sihon at Og, mga hari ng mga Amoreyo sa silangan ng Jordan, at nilipol ang kanilang mga hukbo." Verse 11, "Kinilabutan kami nang marinig ang mga balitang iyon. Natakot kaming humarap sa inyo sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng langit at ng lupa." Ang paglalagay ng takot at panghihina ng loob ng mga taga-Jericho ay tulong ng Diyos sa mga kawal ng Israel. Kapag nakapasok na ang mga kawal ng Israel sa Jericho, ang mga mandirigma ng Jericho ay halos hindi na makakapanlaban. Kailangan ito ng Israelites dahil magiting na mandirigma ang mga kawal ng Jericho. Ito mismo ang description ng pinuno ng uhukbo ni Yahweh sa mga mandirigma ng Jericho. Nag-lockdown ang mga taga-Jericho dahil alam nilang paparating na ang mga Israelites
at sila ay puno ng takot at pinanghinaan ng mga loob. Dahil alam nilang ang Diyos ng Israelites ay makapangyarihan dahil siya ang Diyos ng langit at lupa. Para po sa Diyos, bago pa man humarap ang Israelites sa mga taga Jericho, ay tapos na ang lahat ng kanyang paghahanda. Kaya sinabi niya kay Joshua sa verse 2 ng Joshua 6, "Ibinigay ko na sa iyong mga kamay ang Jericho." Ang makikita po natin sa kwento na sinunod ng mga Israelites ang mga pinapagawa sa kanila ng Diyos. O paano sumunod ang mga Israelites sa kanyang mga utos? Pabasahin po muna natin ang verses 6 to 8 ng Joshua 6. Verse 6, "Kaya tinawag ni Joshua ang mga pari ng Israel at sinabi sa kanila, dalin ninyo ang kaban ng tipan ni Yahweh. Mauuna ang pitong paring may dalang mga trumpeta. At sinabi naman niya sa mga taong bayan, lumakad na kayo. Lumigid kayo sa lungsod at paunahin ninyo sa kaban ng tipan ni Yahweh ang mga sandatahang lalaki. Tulad ng sinabi ni Joshua, lumakad nga sa unahan ng kaban ng tipan ang pitong paring may dalang trumpeta. At habang lumalakad ay hinihipan nila ang mga ito." Mabubuo po natin sa mga verses na ito na yung pagsunod ng mga Israelites ay maagap na pagsunod. At mabubuo din natin dito na ang kanilang pagsunod ay walang alinlangang pagsunod. Sa verses 6 and 7, kung papansinin po ninyo, wala po tayong makikitang indication ng pagkaantala sa kanilang pagsunod. Gayun din, wala tayong makikitang indications ng pagrereklamo o pag-question ng mga pari at kawal sa mga pinapagawa ng Diyos sa kanila. Pero sa history po ng Israel, ang pagiging reklamador ay katangiang makikita natin sa kanila. Ituloy pa po natin ang pagtingin sa mga pangyayari. Verses 9 to 11, "Nauuna sa mga pari ang unang hanay ng mga kawal, kasunod naman ng kaban ng tipan ng mga kawal na nasa panghuling hanay. Samantala, walang tigil ang tunog ng mga trumpeta. Ngunit sinabi ni Josue sa mga tao, huwag kayong sisigaw o magsasalita man hanggang hindi ko kayo binibigyan ng hudyat." Sa utos nga ni Josue, iniligid nilang minsan sa lungsod ng kaban ng tipan ni Yahweh. Pagkatapos, bumalik sila sa kampo at doon sila nagpalipas ng gabi. Ituloy po natin ang pagbasa. Verse 12, "Kinabukasan, maagang bumangon si Josue. Binuhat ng mga pari ang kaban ng tipan ni Yahweh. At muling nauna rito ang pitong pari na walang tigil sa pag-ihip ng dala nilang trumpeta. Muling pumwesto sa unahan nila ang unang hanay ng mga kawal, samantalang ang mga panghuling hanay ay nasa likuran ng kaban ng tipan ni Yahweh. Patuloy ang pag-ihip sa mga trumpeta. Nilibot nga nilang minsan ang lungsod noong ikalawang araw at pagkatapos ay bumalik silang muli sa kampo. Ganito ang ginawa nila araw-araw sa loob ng anim na araw." Verse 15, Nang ikapitong araw, bumangon sila ng magbukhang liwayway at lumibot ng pitong beses sa lungsod. Noon lamang nila ito nilibot ng pitong beses. Verse 16, Sa ikapitong libot, hinipan ng mga pari ang mga trumpeta at iniutos ni Josue sa mga tao, "Sumigaw na kayo sapagkat ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lungsod." Talon po tayo sa verse 20. "Kaya't hinipan nga ng mga pari ang mga trumpeta at nagsigawan ng napakalakas ang mga tao nang marinig iyon. Bumagsak ang mga pader ng lungsod at sumalakay sila. Nakapasok sila ng walang sagabal at nasakop nila ang lungsod." Ang masasabi po natin dito sa mga nabasa natin na ito, na yung uri ng pagsunod ng mga Israelites ay matyagang pagsunod, masigasig na pagsunod at lubos na pagsunod. Matyaga dahil maaga pa nga ay nag-uumpisa na silang lumibot
At maski na parang walang nangyayari sa kanilang pag-ikot sa Jericho sa anim na araw, sa ikapitong araw ay ginawa pa rin nila ang pag-ikot ng makapitong beses. Meron nga sa atin, no, na madaling ma-frustrate kung wala o hindi agad nakikita ang gustong maging resulta sa ginagawa sa kung anong mga ministry na involved tayo. Pero sila, ikot ng ikot, anim na araw, umikot pitong beses. Sila ay naging matyaga at masigasig sa kanilang pagsunod sa Diyos. Masigasig na pagsunod kasi patuloy lang ang paghihip sa mga tambuli habang sila ay umiikot. E nakakapagod po yun, di ba? At nung sila ay sumigaw, sumigaw sila ng napakalakas. At lubos ang kanilang pagsunod. Kasi makikita po natin na ginawa nila ang lahat ng iniutos ng Diyos sa kanila. Kung mahirap unawain kung paano mapapabagsak ang double wall ng Jericho ng paglibot at pagsigaw, bakit naman kaya sumunod ang mga Israelites sa mga utos ng Diyos? At sa palagay ko po, sumunod sila dahil kilala na nila ang Diyos. At biruin po ninyo, 40 taon hindi nasira ang mga damit at tsinelas nila. 40 taon may lumilitaw na lang na mana sa umaga. At sa hapon naman, dumadapo na lang ang mga pugo sa campsites nila. Nakatawid sila sa Red Sea. Tuyo yung tinawiran nila. At nakatawid sila sa ilog Jordan na sa panahon na yon, full capacity yung ilog. Palalam nila na ang imposible para sa tao ay posible kay Yahweh. Palagay ko rin po, sumunod ang Israelites sa mga utos ng Diyos dahil alam nilang kasama nila ang Diyos. Pagkatawid ng Red Sea sa paanan ng Mount Sinai, tinanggap ng Israel ang alok ni Yahweh na siya ay kanilang maging Diyos, kung kaya sila ay naging bayan ng Diyos. Nakipagtipan ng Diyos sa Israel. Ang kaban ng tipan ay nasa gitna ng naglilibot ng mga kawal ng Israel. Ito ay nagpapaalala sa kanila na kasama nila ang Diyos habang sila ay lumilibot sa Jericho. Sa atin, kung tinanggap na natin ang alok ni Kristo ng kaligtasan, siguradong kasama natin ang Diyos. Ito ay dahil sa nananahan sa bawat mananampalataya kay Jesus ang banal na Espiritu. Sa palagay ko din po, sila ay sumunod dahil buo ang kanilang pagtitiwala sa Diyos. Hindi lang nila kilala ang Diyos, hindi lang alam nilang kasama nila ang Diyos, sumunod ang Israelites dahil buo ang pagtitiwala nila sa Diyos. Itinaya nila ang kanilang buhay sa pagsunod sa Diyos dahil nagtiwala silang kaya ng Diyos na sila ay pag-iingatan at nagtiwala silang gagawin yon ng Diyos. At sumunod ang mga Israelites sa mga utos dahil buhay ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Sabi nga po ni Apostol Santiago sa chapter 2 verse 17, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. I-paraphrase ko lang po ito. Patay ang pananampalatayang walang pagsunod. At sumunod ang mga Israelites sa mga utos ng Diyos dahil kilala na nila ang Diyos. Alam nilang kasama nila ang Diyos at buo ang kanilang pagtitiwala sa Diyos. Bakit naman nabuwal ang mga pader ng Jericho at nagapi ng Israelites ang mga nakatira doon? Dahil po ito sa biyaya ng Diyos at dahil sa buhay na pananampalataya ng Israelites. Biyaya ng Diyos dahil bago pa man sumunod ang Israelites, natapos na ang paghahanda ng Diyos. Kung kaya
Ang sabi ng pinuno ng hukbo ni Yahweh kay Joshua, ibinigay ko na sa iyong mga kamay ang Jericho. Sa Hebrews 11:30, ang sabi po ng writer, dahil sa pananampalataya ng mga Israelita sa Diyos, gumuho ang pader ng Jericho matapos nilang ligirin ito ng 7 araw. Pagbiyaya ng Diyos na ibigay ang Jericho sa mga Israelites, pero pari namang pinaguho na lamang ni Yahweh ang 2 pader ng Jericho upang makapasok agad ang mga kawal ng Israel, di ba? O kaya, pwede rin namang wala na silang gagawin kundi i-occupy na lamang ang lugar. Pero pinili ng Diyos na maging pagkakataon ang pakikisagupa ng Israel sa mga taga-Jericho upang maging buhay ang kanilang pananampalataya at mapalalim pa ang pagkakakilala nila sa Diyos. At kung tinanggap mo na si Kristo sa buhay mo, may napakalapad, napakataas na dobleng mga pader na natanggal na sa buhay mo. Ang mga pader ng pagkabulid sa kasalanan at pader na walang hanggang kaparusahan dahil sa pumumuhay sa kasalanan. Ito ay dahil sa biyaya ng Diyos. Ay handa na ang lahat para sa atin ng Panginoong Hesukristo nang ibigay niya ang kanyang buhay sa krus. Tapos na ang kanyang paghahanda. Kaya ang regalo ng kaligtasan ay iniaalok niya sa lahat. Nang ating marinig o nabasa ang magandang balita ng kaligtasan, tayo ay sumunod sa Diyos. Dahil naniwala tayong sa Jesus ang tanging daan patungo sa langit. Ang sabi nga po ni Jesus, di ba, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Pinagsisihan natin ang ating mga kasalanang nagawa. Tinalikuran natin ang pamumuhay sa kasalanan. Inihayag natin siya gamit ang ating labi at ang buhay. At ito'y patuloy na ginagawa natin. At patuloy na nababago tayo dahil sa biyaya ng Diyos at dahil sa ating pagsunod sa kanyang mga utos na tanda ng buhay na pananampalataya. Meron po akong kaibigan na nabahaginan ng gospel mahigit dekada na ang nakalipas. Ang kaibigan ko pong ito ay lamang sa edad sa akin at isang well-accomplished scientist at teacher. Hindi daw po niya matanggap na ang kailangan lang gawin ng tao upang ma-secure ang buhay na walang hanggan na kasama ang Diyos ay tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. Napakadali naman daw nito. Well, nasanay kasi tayo na kailangan nating trabahuhin ang mga bagay na gusto nating mapasa atin. Ang biyaya ng Diyos ay mahirap ngang unawain. Well, may mga utos ba ang Diyos na para sa atin ay mahirap sundin dahil ito ay taliwas sa ating pangunawa? Pa hindi hinihingi ng Diyos na unawain natin ang mga ito? Ang hinihingi niya sa atin ay ang maagap, walang alinlangan, matyaga, masigasig, at lubos na pagsunod sa Kanya. Tandaan natin, naihanda na tayo ng Diyos sa ating pagsunod. Naihanda na rin niya kung ano pa ang kinakailangan. Sa kalagayan natin ngayon dahil sa COVID-19, mahirap hindi maging anxious. Ayaw nating ma-infect tayo o ang ating mga kapamilya, kaibigan o kapitbahay. Nag-aalala tayo sa availability o pambili ng supplies para sa ating pagkain. Nag-aalala tayo sa pagbagsak ng ekonomiya. Nag-aalala tayo sa paggawa ng mga desisyon ng mga namumuno sa ating bansa, sa ating syudad, sa ating mga barangay. Hindi natin maisip kung ano ang magiging bagong normal na takbo ng buhay pagkatapos ng lahat ng ito.
mayroon din tayong marahil pag-aalala kung matatapos pa nga ba ito. Mayroon tayong napakakapal at napakataas ng mga pader ng pag-aalala. Maaring tayo ay nababalisan na. Pero iniuutos ni Jesus sa atin na huwag tayong mabalisa. Sabi po sa Filipos 4:6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. At di ba nga, sabi pa ni Jesus, hindi naman mapapahaba ng ating buhay ang pag-aalala. Mapapaiksi pa nga ito, di ba? Kung nag-i-struggle tayo sa pagiging balisa, taas natin ito sa Diyos. Ito po ang utos at pangako ng Diyos sa atin sa Jeremias 33:3. Kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipahahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. O pwedeng-pwede po tayong lumapit sa Diyos Ama. Kilala na natin siya dahil kay Jesus. Nasa atin na ang banal na Espiritu. Alalahanin natin ang mga biyayang natanggap na natin sa Diyos at panghawakan natin ang kanyang mga pangako. Katulad ng mga Israelites sa kanilang pagharap sa mga pader ng Jericho, tara na, sundin natin ang mga iniuutos niya upang tayo ay lumago at mas makilala pa siya. Kung anxious tayo, maaring hindi natin maisip kung paano makatutulong sa mga kaiglesia o sa kapitbahay. Maaring may pader na nakikita tayo na sapat lang o may kakulangan pa sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. Sa unang hari, 17, nakapaloob po dito ang kwento ng balo ng Sarepta at ng kanyang anak na may kaunting harina at ilang patak ng langis na lang. May famine po kasi noon sa malawak na lugar dahil may drought. Lumapit ang propetang Elijah sa balo at humingi ng tubig at tinapay. At ginawa na nga ng babae ang utos ni Elijah at hindi naubos ang pagkain ni Elijah at ng mag-ina sa loob ng maraming araw. Pangayong panahon ng quarantine, nakapagbibigay po ba tayo ng encouragement sa iba? Naibabahagi po ba natin si Jesus sa iba? O tayo po ba ay napipigilan ng pader ng indifference o pader ng hiya? Lalong kailangan po ng mga tao ngayon ng encouragement, maski man lamang simpleng pangumusta. Palagay ko ay wala ring tatanggi kung sasabihan natin sila na ipagpipray natin sila. Magagawa natin ito na naririnig nila ang prayer natin para sa kanila. At maski na siguro yung hindi natin mga kasundo, magiging mas madaling malapitan sila sa panahong ito at abutan sila ng encouragement o tulong. Maraming pader ng Jericho ang ating may encounter sa buhay. Pero tandaan po natin na gawa ng lahat ng Diyos ang dapat gawin upang ang mga ito ay gumuho. Ang kinakailangan na lang ay ang ating pagsunod sa kanyang mga utos. Maski na ang mga utos na ito ay mahirap gawin o maunawaan, sumunod po tayo ng maagap, walang alinlangan, matyaga, masigasig, at lubos. Kasama natin ang Diyos, kaya dapat lang nabuo ang ating loob sa ating pagsunod. Dahil wala pa po tayong mga available na online transfers para sa ating regular offering at social concern offering,
maaari po nating itago ang ating mga ikapo at dalhin na lamang sa ating susunod na pagkikita. Magkakaroon po tayong muli ng online worship service sa susunod na linggo ng 9 o'clock ng umaga dito po sa ating official Facebook page, facebook.com/LOLCFOfficial. Maligayang kaarawan po sa mga sumusunod. Magandang umaga sa inyo lahat. Maraming salamat sa mensaheng pinarating ng ating kapatid na Ando sa paggamit sa kanya ng ating Panginoon Jesus. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa mensaheng pinarating niyo at naway gamitin niyo to, Lord, na talagang maintindihan namin at sa magamit namin to sa buhay namin. Maraming salamat, Lord, sa pinarating niyo at alam po namin, Lord, na kinakausap niyo kami araw-araw. Lord, marami pong mga problema nangyayari, ananaway, tulungan niyo kami sa mga problema na to. At Lord, alam po namin na nandiyan kayo lagi kapag kailangan namin. Maraming salamat sa pagmamahal niyo dahil alam kong hindi niyo kami pinabayaan. Maraming salamat, Lord, at lahat po ito tinataas ko sa minis pangalan ni Jesus. Ngayon po ay tanggapin natin ang basbas ng ating Panginoon mula po sa Roma 15 po. Verse 13. Basahin ko po. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ninyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat. At magkita-kita ulit tayo sa susunod na linggo. God bless po. Kami po ay nagagalak at muli na naman po tayo nagsama-sama ngayong linggo ng umaga para bigyan ng papuri ang ating Panginoon sa pamamagitan ng awitin at mga papuri. So ngayong umaga, bago tayo maghiwa-hiwalay, muli po nating awitin ang pupurihin ka sa awit at pupurihin ka sa tinig. Isang mapagpalang linggo po sa ating lahat.